So, ang aga natin dito dahil gusto ko makita yung mga bikes ng ano, maliwanag pa. Kaya lang nagulat ako. 4:15 na. 4 o'clock ang ano rito eh. Nagulat lang ako, bakit hindi pa pala nakasetup, no? Hindi pa pala nakasetup ang lahat. Loko. FK. Pwede bang ano? Pwedeng sakyan? Ayan, sakyan na natin. Tignan mo, wala pa si Sir Edsel dito. Wala pa si Motomoto. Testing mo na natin. Ito yung 125. Mura lang to. 80 something lang to. Hindi pala 80. 56 something. Okay ah. Oh, magaan. Sir. Magaan oh. Ito yung ano, 50 something lang to na 50,000. FI to eh, no? FI? Ito maganda. Ito yung Falcon X400. Ano to eh? Ano to? 4 valve na yun eh. Dual piston, 4 valve. Ang tulin yan. Pagka ganun. Dual piston na. Tapos 208 lang ito, 208,000. Oo, mura to sa ganitong category. Aba, medyo mabigat din, no? Kasi dual piston eh. 4 valve pa. 4 valve ako eh. Kaya alam ko talaga matuling yung 4 valve eh. Kala mo KTM, no? Ito kasi mga 2 valve lang to. Ito 4 valve. Ito sabi ni Boss Edsel, yan daw, ano, may sipa. So may sipa daw talaga yan. Malakas daw yan. 175 ba naman eh, no? Ganda nito, tignan mo, collapsible yung kanyang tapakan. Tapos ito, rear set na tawag dito, you know? Para naka-extend sa baba. Tapos trellis frame. So ibig sabihin ng trellis frame, magaan siya kasi nakabiting yung naka-display yan eh, dun sa kabila eh. Pero sa kaya magte-testing, dun siguro, no? Walang pwesto rito eh. Sinasakyan pa kanina umaga yun eh. Eh, ang schedule niya alas 4 eh. Te-testingin, pero ba't walang nakapila? Nagtaka ako, ba't walang nakapila? Ah, bukas pa siguro. Kasi may mga bukas, sabay-sabay mga event eh. Hindi, Friday. Sabi Friday ngayon. Habang baka mamamayang gabi. Te-testingin to, oh. Mamamayang gabi. Oo. Ah, kasi mamamayang gabi, wala na masyadong ano dito. Oo, oh, wala nang tao. Eh, 4 PM. Tignan ko lang yung bigat. Oh, yeah. Ay, pwede. Pwede na kayang pekutikutin to. Kilala naman ako ni Boss Edsel na ano eh. Eh, si Boss Edsel ba yan? Ay, si Boss Edsel nga, oh. Uy, naka-ano siya? Naka-premium gear. Nagpi-premium gear din ako. Para sa video. Dala ko eh, kasi baka pawisan eh. Okay to. Kala, mag-premium gear din pala akong t-shirt. Baka mapicturean ako ni Boss Edsel. May dala akong premium gear, kaya nandyan eh, sa motor. Ito naman, ito na yung Fyro. Pinagmamalaki ni Boss Edsel na itong talagang pang, ano, pang Manila Matnog Manila. Manila Apari Manila Mamek. Kasi malakas daw sipa na ito eh. Obvious naman eh, 175 eh. 175 siya eh. Fyro. Maganda yung quality niya, no? Ang ano kasi rito, China ito. Tapos QJ Quinjiang, yung tinatawag ni Boss Edsel na Honda ng China. Quinjiang Motor. Marami nang kinuha si Quinjiang. Yung Kiwi, yung Benelli, lahat yan pinagagawa doon sa Quinjiang factory na yun eh. Ganda ng mukha niya oh. Wow! Come on, man. Woo! Yun nga lang no, sa Kalawang kaya. Yan ang inaano ko eh. Baka pag naulanan. Oo, yung mga tornilyo. Hinaano ko yung tornilyo eh, baka kalawangin kasi. Ah, pero mga ano, maganda yung cambio niya. Throttle, yung throttle niya okay, responsive, hindi matigas.
Kasi ito yung ano eh. Oh my God, ang ganda nitong pyro. Ang gaan. My goodness. Ano to eh, DTSI? Ang gaan oh. Walang biro, ang gaan. Totoo kaya itong 175? Ba't sobrang gaan? Gaan niya oh. Pati pag minub mo na ganyan, tinulak-tulak mo lang na ganyan, oh. Oh my God, ganda nito. Pyro, matitesting natin mamaya pagdating ni Boss Cecil. Diyan na siya, aga ko kasi. Ito yung Victorino 250. Mura din to. Sobrang mura ng mga presyo nito. Nakakagulat, kaya hindi mo iisipin na maganda quality. Pero pag tinitignan mo ngayon, yung quality lang. Inaanintindi ko kasi yung mga tornilyo ito, tsaka yung mga bakal. Yun, oh. Mga kasi kalawangin dyan eh. Pero malalaman natin yung katagalan. So ngayon tinitignan muna natin yung beauty niya, tsaka yung bigat. Kasi patay din tayo pag sobrang bigat, di ba? Sa sobrang biyahe. Ah, maganda clutch oh. Wow. Sarap ng clutch oh. Oh, may pass light pa oh. Ito, may pass light ako eh. Yung pinapandar nila kanina dyan kumama. Oo. Ito ano to eh, Hilo. Ito. Automatic yan, Hilo yan. Tapos pag nagpindot ka ng busina, ano rin to? Tutut! Oo, ganun yung ano ko eh, yung rouser. Ayun yung pinapandal nila ka din eh. Wow, magaan din, pura 250 ah. Ito lang eh, baka lang inaano ko yun. Wow! Ito parang yung best pa rin to yun. Oo, yan yan, mura lang yan. Kumpara sa ano, classic scooter. Tapos meron siyang custom, yung ano, stainless trim, yun ang maganda ron, may stainless trim siya eh. Ayan ang mukha na, Victorino 250. Sigurado to, ay grabe, twin ano oh. Twin engine, twin valve. Parang na-kels ang tawag dyan eh, parang sa Harley. Para mag-balance, dug. Tayo, nagmamadali tayo habang may liwanag. Idilim na eh. Boss! Woo! Nabol ko yung liwanag eh. Oo, kasi gusto ko makakita yung ano, liwanag ba? Ang gaan na ito, no? Grabe ito, no? Yun nga lang, no? Hindi pa nilagyan ng baso, no? Sayang, ano? Okay, yung ano na po yun? Yun lang, yung EFI na yun, may baso na. Papagas ko lang po, sir, para magamit na. Sige. Ito, MTX 150. Ang gagaan nila, ha? Grabe, ha? Nakakagulat, ha? Kill switch pala to. Oo nga, may kill switch na sila yo. Tapos may pass light to. Oh. Tapos ang preno, dual piston no. Oh. Yung preno no, dual piston na. Yes, tapos disc brake harap likod do. Oh. Look oh. Ang gaano, kahit itulak mo ng paa mo, oh. TFT ang LCD nito, TFT. TFT, kumpleto. Disc brake. Bali yung single overhead cam na dual piston, yun lang yung maliliit, yung mas mura. Pero itong malalaki na to, ayan oh. Kaya nilagay na yung Quingjang. Yun yung pinakamalupit na gumagawa sa ano, China, Hong Kong, Quingjang. Yun nga lang, parang familiar yung design nito. Oh, yan ang forma. Ito yung parang pinaka ano nila. Bagay eh, no? Kate. 5'6". Oo nga eh, kaya nga eh. Ginawa nila sa Asian market to, abot oh. Kahit na malita tao lang, pwede eh. Inabol nila eh, sa mga height talaga ng standard eh. Sa Asian kasi eh. Oo, 5'6 din ako eh, kaya ano eh. Dominar 400 eh. Tapos ito, may camera sa harap oh, tsaka sa likod oh. Hindi ko lang alam kung anong quality ng camera, kung pwedeng pang vlog. Para nga pang ano lang siya siguro dito. Check mo sa page nila, may nakagamit ka. Yeah.
Kasi yung iba rito, wala pa ngayon dito sa ano eh, market eh. Wala pa. Next year pa eh, sa January. Yung mga yan yata. Itong, yung puti na yun. QJ. Tsaka ito. Wala pa, ito pa lang pumasok eh. Tsaka yung, yun yung lobby. Ito yung Slick 150. Ito yung sinasabi ko sa inyo na merong chrome. Wow. Pamalengke board. Pamalengke board. Ito. Ito yung panlaban nila sa mamahaling brand na kalaban nila. Vespa. Yung Vespa S125 parang ganito pero wala yung ano, wala yung chrome trimming na ganito. Parang sa old car, Cadillac to eh, no? Pero of course, Vespa is Vespa. Pero parang ganito yung Vespa. Kasi may Vespa sa bahay eh. S125. Ganito. Tapos ang trademark ng Vespa, this is a metal. Metal to. Buong body ng Vespa metal. Na mukhang metal din naman. Metal din kaya. Oo, metal, metal din. Oo, kagaya ng intake, air intake na design. No? Wala kong working yan. Ha? Tapos yung simplicity nung dash. Simplicity nung dash. Yeah, pakiramdam ko nga. Vespa ang Vespa. Ang change ng presyo nila is nasa siguro mga 35,000. Kung kukunin mo yung original saka ito. Tsaka minsan ang panlaban nito kasi bukod sa mura yung CC niya 150 to eh. 150. Kesa ron sa Vespa na 125 S125. Ito. Ano to? Ayun. Ayun ang bumalik ah. How do you make this return? Oh my god. How do you make this return on itself? Ang bumalik. Eto. Oh, ganun. Meron siguro ang sikreto to para... Paano babalik yan? Siguro dapat nakababa yung motor. Tapakan to ng angkas eh, no? Ganda lang nito, ito trimming na to. Ah, baka pag ginanon to. Nige. Ayun! My God! Kailangan pindutin mo to para ano? Oo nga, no? Bang klase ah! Bang klase. Apalit mo na ako t-shirt.